Yung tayong mga kapasitor, sa tuturo ko sa inyo kung paano mag-check. Gagamit tayo ng analog tester. Bago natin siya i-check ay i-discharge natin, baka may natirang kuryente sa ating kapasitor. Okay, pagdidikitin lang natin yan. Okay, ito kasi single kapasitor to na nakakabit sa ating window type. So, i-check natin siya. Gagamit tayo ng analog tester sa pag-check. Okay, so, ano siya? 20 microfarad. So, dito sa pag-check ng ating kapasitor, minsan sa tingin lang makikita na natin na defective yung ating kapasitor. Pagka yung pinakapuitan niya, lobo na. So, pagka ginanyan nyo siya, yung sumasayaw na siya. Sumasayaw yung gumaganyan-ganyan. Ibig sabihin, maaaring defective na. Lalo na yung window type, puro pan lang siya. Tapos, hindi umaandar yung compressor. So, may posibilidad na ito lang yung kanyang sira. So, dito, may isa pa tayong makikita na maaaring sira niya. Yung leaky, yung may lumalabas na langis dyan. Yan, dyan natin makikita may langis. Ibig sabihin, sira na yung ating kapasitor. So dito, iseset natin siya sa times 10K. Okay. Sa pag-check nito, dito natin lalagay yung isa. Dito sa kabila isa. Okay, pumalo siya. Landa bumalik. Okay. So dito makikita natin na good yung kanyang reading. Ngayon, pagka pumalo siya tapos umistock lang siya dito, ibig sabihin ay shorted. Ngayon, kung tinest natin siya tapos hindi gumalaw to, ibig sabihin open yung ating kapasitor. So, papalitan natin yung ating kapasitor. So, ganun lang ang mag-check ng single type na kapasitor ng window type.